Excited na ako! Alam niyo kung bakit? Kasi sumahod na ako! Ayos! Game! 1, 2, 3! Konting trivia. Nag-start ako mag-YouTube last September 24, 2019. Na-monetize naman ako noong June 19, 2020. But, na-disapprove ako for 2 times dahil sa reuse content. So, sa mga bagong nag-YouTube dyan at gustong ma-monetize, iwasan nyong gumamit ng mga reuse content. Then yon, nag-apply pa rin ako na monetization for the 3rd time. And thank God at ako ay na-approve. Kung iisipin mo, dahil 2 beses ako na-disapprove, parang mawawalan ka na ng ganang mag-YouTube. But, inisip ko, kung hindi ako magpapatuloy at titigil ako sa aking ginagawa, lalong walang mangyayari sa akin. Then sabi ni YouTube, magsisend daw sila sa amin ng Google AdSense PIN para ma-verify ang inyong billing address. But 3 times ako nag-request ng PIN, walang nangyari. Pero meron akong ginawang method na within 1 minute na-approve agad. I-click nyo po yung link sa taas. Then last November 2, 2020, na-verify agad ang aking billing address. Then after 2 days, November 4, 2020, na-receive ko na ang aking unang sahod. Yes! Panoorin! Hello guys! This is Mrs. Hopper. We are on our way to ATM. Kasi kukuha na po kami ng sweldo. Ito pa ang kauna-una ang sweldo namin sa YouTube. Let's go! Yeah! Ito na! Nakuha na natin yung sweldo natin after 10 years! Pinuhunan? Marami. Marami kaming pinuhunan dyan. Unang-una, pagod. Hindi po madaling mag-vlog sa totoo lang. Dahil ang pagba-vlog, sinasamahan niya ng passion, ng enjoyment, tsaka yung potential mo na maging vlogger. Nakita ko yung hirap at pagod dyan ni Hopper. Puyat, isa na rin yan. Noong mga panahon na wala akong trabaho, may mga panahon na napupuyat kami. Pero andun yung enjoyment sa ginagawa namin. Higit sa lahat, pera. But not in a point na pati ang mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw na pabayaan. Mahirap mag-vlog, lalong-lalo na kung wala ka naman talagang kasama. Kasi sa una, mag-isa ka lang talaga. Naalala ko nung nag-i-start ako, ako lahat. Ako ang nagda-drive, ako ang nagsushoot, ako ang nag-i-edit, ako ang nagde-direct, ako rin ang writer. Honestly, hindi. Una, wala akong tiwala kay Hopper na magiging kagaya kami or siya ng ibang mga vlogger na sikat. Dahil sabi ko, wala kang mararating pa ganyan. Pero nung sinabi naman niya, kaya niya ginawa ito is para sa aming business. Andun yung konting support ko. Pero nawawalan ako ng hope. Dahil wala naman nangyayari. Puro palabas, walang papasok. Binigyan ko pa nga siya ng timeline na hanggang dito ka lang. Pag walang nangyari, stop ang pagbabula. Pagod? Oo, syempre. Biruin mo, mag-i-edit ka. Sa isang video, hindi madali mag-edit. It will take 1 day, 2 days, hanggang 1 linggo, lalo na pagbaguhan ka.
dahil wala naman ako talagang kilala mga vlogger o mapagtatanungan, napakahirap. Kasi hindi ko alam paano yung ganito, paano yung ganon. Pero buti na lang, merong social media, merong YouTube, na kung ano yung mga hindi mo alam, pwede mo lang i-search sa YouTube para malaman mo kung ano yung mga kailangan mong gawin. Real talk, kita, kahit naman na sino nag-start mag-vlog, ang una magiging thinking mo ay kumita. Pera-pera lang. But eventually, we realize na hindi pala pagkita lang ang gugustuhin mo dito. Until such time na dumating sa punto na lahat ng ginagawa namin, ine-enjoy na lang namin. Bakit? Kasi ang daming naniwala sa amin na mga tao na hindi namin kakilala. To be a successful businessman, yun ang pangarap ko. Pero, hindi pala ganun kadali. Ang dami kong business na pinasok, nandyan yung nagbenta ako ng tubig, nandyan yung nagbenta ako ng damit pang babae, nagkaroon ako ng sariling computer shop, hanggang sa nagtayo ako ng isang travel and tours. Hindi pala madali na mag-market ng isang business nang hindi ka naman kilala. Kaya naisip ko magpa-promote sa isang sikat na vlogger. But then, hindi naging maganda yung resulta. Meron pala talaga mga ups and downs. Naisip ko, why not pasukin ko ang mundo ng vlogging na ako mismo ang mag-promote sa sarili kong negosyo. Sa mga gustong mag-vlog, ang maia-advise ko lang sa inyo, magkaroon kayo ng passion na lahat ng gagawin at ginagawa nyo ay ine-enjoy nyo na. At hindi pera-pera ang goal dito. Ang maging goal nyo ay ma-enjoy nyo ang every single day ng pag-video nyo. At maging inspirasyon din kayo sa mga nanonood at sa mga gustong mag-vlog din. Ang may advice ko sa mga gustong mag-vlog, start vlogging. Mag-start ka na agad. Kasi kung hindi ka mag-i-start ngayon, eh kailan pa? Dapat sa una pa lang, kumpleto na to. Bakit? Kasi kung ang foundation mo ay mahina at umaangat ka pa unti-unti, hindi magiging matibay ang iyong nasimulan. Anong ibig ko sabihin? Sa una, relax ka lang. Huwag mo masyadong i-rush ang lahat ng bagay. 1,000 subscribers? Kailangan makipagdikitan ka? Kailangan gawin mo yung ginagawa ng karamihan na mag-sub-to-sub? Mali. Dapat, ang i-aim mo, yung organic viewers. Dahil, mula simula hanggang huli, nandyan sila sa'yo. 4,000 watch hour, dadayain mo. Para lang ma-hit mo ang requirement ni YouTube. That's wrong. As much as possible, gumawa ka ng gumawa ng mga videos na mahahaba ang oras. Upload ka lang ng upload. Upload ka lang ng upload. Until such time na ma-hit at ma-hit mo rin ang 4,000 watch hour na yan. Ang sarap ma-achieve ang success na ginawa mo sa hirap at pagtsatsaga na hindi mo dinaya. Akala natin pag pinasok natin ang mundo ng pagbablog, madali lang yon. Ma-meet ang requirement ng YouTube, 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. That's very simple. For those na gustong mapabilis na ma-hit lahat ng requirement ng YouTube. But this is all we can say. Sa mundo ng vlogging, hindi dahil na-meet mo lahat ng requirement nila is madali. Dapat meron kang kakaibang talent o technique para ma-maintain mo na magugustuhan ka ng subscribers mo and at the same time, marami pa rin ang maniniwala sa'yo. Dahil totoo ka at lahat ng ginawa mo ay pinaghirapan mo. Wala naman pong bagay na nakukuha sa madaling paraan. Kaya sa nakita namin sa pagbablog, dahil hindi po madali na ma-hit mo siya in one click. Kailangan mo samahan ng pagtitiwala sa sarili at higit sa lahat sa ating Diyos. Maraming salamat sa aking mga supporters and aking mga solid kakuneho na hanggang ngayon ay walang sawang sumusuporta sa amin. Salamat at nandiyan kayo, nagbibigay ng lakas ng loob sa amin dahil sa inyo at sa tiwala nyo. Kaya we keep on going and we will keep on moving. Mga kakuneho. Ah!
akin naging inspirasyon sa pagbablog isang aking pamilya. Unang-una ang aking mga anak kasi gusto ko sila mabigyan ng magandang buhay and ang aking asawa na kasama ko na ngayon na sumusuporta sa akin. Sila ang naging strength ko sa mga panahon na nadadown ako. Sa sarili at higit sa lahat. Sa ating Diyos. Umabot ng 127,000 ang kinita ko all in all sa pag-YouTube. Gusto niyo bang malaman kung paano ko nakuha ito? I-click lang ang video na 'to.